Yan, mag-alas 12 na pala yun, nagising kami. Tinanghali na kami ng gising kasi napuwit kami kagabi. Siyempre, bago kami bumangon, nagkukulit muna kami tatlo. Maaga pala pumasok si Mami, 6 AM. Kaya tuwing umaga, kami nila natitira sa bahay. Kailangan, bago kami lumabas ng kwarto, tatlo na kaming gising. Kapag nauna si Pio, ayaw niya pala lumabas, gusto niya magising din si Lia. Kaya minsan, napapaisip ako kapag dalawa sila una nagising, kaysa sa akin, baka lumabas sila, iwan nila ako. Kaya ito kami lumabas, para kami mga monkey. Paglabas ko, binos ako agad yung ilaw sa kusina. Ito nga pala yung breakfast kayo ni Pio, tsaka ni Lia, special mamon. Yan, inabot ko agad kay Pio, sabi ko, share muna sila ni Lia. Pagkahati ko, sabay silang pumunta sa akin para kunin nila yung tinapay nila. Tuwing umaga, ganito ginagawa namin. Kapag tanghali na kami nagigising, late na rin yung lunch namin. Kaya habang nagsasayang ako o nagluluto, binibigyan ko muna silang pagkain para hindi sila magutom. Tapos pagkabot ko ng pagkain nila, kanya-kanya silang pwesto kung sa sila upo para manood sila ng TV. Tapos habang nanonood sila, nakapagluto na ako, nakapaglilis na ako ng bahay. Para sa ganun, madali ko matapos yung mga ginagawa ko. Guys, legit ginagawa ko to kapag wala si Mami. Sa mga nanonood sa amin, siguro nagugulat kayo bakit ako nag-aasikaso sa mga bata. Normally, yung mga napapanood yung mga vlog, puro Mami ang gumagawa nito. Since nag-resign ako sa trabaho, ganito na ginagawa ko kapag wala si Mami. Aminado ko sa mga napapanood ko mga video, puro mga nanay ang gumagawa nito. Kaya naman napaisip ako bakit hindi ko gawin to para sa mga daddy. Sigurado ko, hindi lang ako tatay ang gumagawa nito, marami pa dyang iba. Pero para sa akin, okay lang, proud ako sa ginagawa ko. At masaya ako, kasama ko ang mga anak ko 24/7. At syempre, sa ganitong paraan, natutulungan ko si Mami. After nila sa Mamon, nag-request sila ng eggnog, favorite nila to. Kaya naman, naganda na ako ng Tupperware para hati ko sa kanilang dalawa. Pero syempre, mas marami kay Pio kasi kay Lia baka hindi niya maubos. Tapos ako, nagtimpla lang ako ng kape, yung favorite kong kape, Sunmade Coffee, sugar free. Pagkatapos sila kumain, pinainom ko na sila ng tubig. Tapos tuloy na sila sa paglalaro nila. Bago nga pala tong content nito para sa amin. Ganito yung mga napapanood ko, yung A Day in My Life. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit hindi namin gawin? Total maghapon, ganito naman ginagawa namin, paulit-ulit lang. Para at least ma-share namin sa inyo yung buhay namin. At kung ano ginagawa namin araw-araw ng mga bata bago umuwi si Mami. Aminado ko, mahirap maging full-time mom, kaya saludo ko sa kanila. Syempre, bago kami dumating sa punto na to, nag-usap kami ni Mami kung sino magigib sa amin sa trabaho para mag-alaga ng mga bata. Ayaw kasi namin kumuha ng kasambahay kasi sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala. Pero hindi naman namin nilalahal. Gusto lang namin talaga magkaroon ng peace of mind. Para at least kahit isa sa amin, matutuan sila habang lumalaki. Mabalik tayo dito, naglalaro na pala si Pio. Tapos si Lia nanonood ng Miss Rachel. Habang busy sila sinagawa nila, diaper check muna, baka may pupo. Kaya inuna ko muna si Pio. Tapos sinunod ko na si Lia kung may pupo din. Pero pag may ihi na, pinapartaw na silang dalawa. Lalo na si Lia, babae yan, kaya every time, kira-check ko siya palagi. Kaya naman, inuna ko na si Lia hugasan. Kumuha na pala ako ng diaper ni Lia pagkatapos ko siyang hugasan. After kong palitan ng diaper si Lia, si Pio naman ang hugasan ko. Pero sa mga susunod na araw, tuturuan ko na siya paano magpupo sa CR. Siyempre, kinuha na ko na siya ng diaper din. Yan muna yung mga gamit naming brand kasi nagtitipid kami ngayon. Total, nasa bahay lang naman kami. After ko sa kanila, dito naman ako magtutuos. Ang dami kong hugasan kasi hindi ko natapos kagabi. Tinatamad na kasi ako magugas kagabi kaya natulog na lang kami ni Mami. Kaya ngayon ko na lang siya huhugasan habang hinihintay ko maluto yung sinaing. Pagkatapos kong maghugas, hinilip ko muna yung dalawa kung anong ginagawa. Kaya na nga si Lia, pinaglalaro niya na yung diaper. 1 PM na pala kaya hinanda ko na yung pagkain ng dalawa. Ito nga pa lang muna pagkain ni Pio, itlog, tsaka rice. Tapos kay Lia, sabaw ng nilaga yung luto namin kagabi. Tapos sa oil, lugganisa muna niluto ko. Tapos gumawa rin ako sa usawang kong suka na may chili garlic oil. Gawa ko lang pala yan. Gustong gusto ko yan kasi hindi manghang, sweet chili garlic oil pala yan. Yung iba sing chili garlic, sobrang anghang. Eh hindi pa naman ako mahilig sa sobrang anghang kaya nagduto ko ng sarili ko. Yung tipong gusto ko kumain ng chili garlic pero ayoko yung sobrang anghang. Basta ang gulo. Kaya gumawa ko ng sarili ko, sweet chili garlic oil. After namin kumain, naghanda na ako ng dessert namin ni Pio tsaka ni Lia. Gaya ulit ginagawa ko, hati ulit silang dalawa. Tapos yung kay Lia, binabalatan ko tapos hinahati ko para hindi niya madiretsong kain. Mahirap na kasi, medyo maliit pa si Lia, baka malunok niya agad. Konti lang pala ibibigay ko Lia, baka hindi matunawan. Favorite ko si ni Pio tsaka ni Lia ay ubas. Habang ginagawa ko to, nakatingin na si Lia sa akin. Syempre, excited siya kung ano ibibigay ko sa kanya. Inabot ako din pala ng ubas si Pio. May dala pang barrel, kaya niya si Cardo siya. Tapos kumain na din ako ng ubas habang nanonood sila ng Miss Rachel. After 2 hours, pinapatay ko na rin TV para maglaro sila. Tapos nagkukulitan kaming tatlo. Nakita ko pala si Pio, naglalaro ng dinosaurs. Isa nga pala itong favorite niya sa mga laruan niya. After niya maglaro, binigyan ko siya ng papel tsaka ng color. Araw-araw, iba activities ang binibigay ko sa kanya. Habang may ginagawa si Pio, nakatulog agad si Lia sa akin. Tuwing tanghali kasi, natutulog si Lia. Tapos si Pio, bihira lang. Tapos dinadiretso ko sa kama para patulugin na lang siya mag-isa. Dahan-dahan ko siyang binababa kasi baka magising. Ganito pala,
ginagawa ko para mabitawan ko siya. Yan, panoorin nyo. Ipapass forward ko na lang para mabilis. Mga daddy, panoorin itong gagawin ko. Ito yung technique ko para hindi siya magising habang binababa ko. Siyempre, una, dahan-dahan muna. Nakakapit muna siya sa'yo. Ganito dapat, unti-unti ang baba. Kailangan yung braso mo nasa ulo niya. Tapos, unti-unti mo alisin. Kapag nagising, magtulog-tulogan ka na lang. Kapag komportable na siya, unti-unti mo alisin yung unan. Siyempre, ikaw dapat unti-unti kang aalis. Yan, sablay, nagising si Lia. Ewan ko ba, lalakas ang mga pakiramdam ng mga bata. Kaya back to step 1 ulit. Kapag hindi na kaya, tama na, tigilan na natin ito. Buhatin na lang natin. Ganon din naman, matutulog din tayo. Yung tipong nasa dibdib natin hanggat di tayo makahinga. Nawala na rin antok ko, kaya bumangon na rin ako. 7 PM na pala, dumating na si Mami. Siyempre, may dala siyang pasalubong sa amin. Ito nga pala yung dinner namin, chicken and JQK. Promise, masarap to. Dito na to nabibili sa bandang UST sa may dapitan. Bumili din pala ng drink si Mami, Big Brew, kaso parang konti na lang. Di ko alam bakit konti yung ilagay nila dito. Parang bawas na. Nagising na pala si Lia, gulo-gulo pa yung buhok. Habang naliligo si Mami, naganda na rin ako ng pagkain namin. Pag nagawi kayo ng dapitan, try nyo to. Sigurado ako magugustuhan nyo. Nagugutom na si Lia, kaya umiiyak na din. Inuuna muna lang pakainin yung mga bata bago kami ni Mami. Nakita kasi nila fried chicken yung pagkain nila, kaya mapapadami ang kain nila nito. Pagkatapos sila kumain, kami naman ni Mami ang kakain. Ito pala yung pagkain namin ni Mami. Tira lang namin to yung kumain kami sa Binondo kagabi. Kaso mas nawala pang na-upload to kaysa yung sa Binondo trip namin. Pero okay lang, susunod i-upload ko na yun. O siya, hanggang dito na lang yung video namin. Shoutout pala sa kapitbahay namin. Sana hindi ko nagigising habang nagbo-voice over ako. Kasi ginagawa ko yung voice over ko madaling araw kapag tulog na yung mga bata. Mahirap kasi mag-voice over kapag gising pa yung mga bata. Kaya ginagawa ko siya na madaling araw. Kaya ito din yung reason kaya bihira lang mag-upload ng video. Kasi minsan maaga din ako natutulog sa sobrang pagod. Kaya kapag kaya ko, minsan nagbo-voice over din ako. Siya nga pala, kung nakaabot kayo sa video na to, may announce pala ako sa inyo. May ongoing raffle pala kami sa post namin. Check nyo na lang yung Facebook page natin. Ilalagay din sa comment section yung link para madali nyo makita. Pwede anniversary raffle pala namin to. Sana lahat kayo makasali, maraming mananalo ngayon. O siya, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, paalam! Peace!